Nagtiis nga tayo ng matagal na panahon na iwanan yung mga anak natin, yung magulang natin. Pero sa panahon na bumalik na dito, wala nagiging pensyon ang OFW. Magandang araw mga kababayan. Pabor ba kayo na magkakaroon kayo ng OFW pensyon bukod sa SSS? Isusulong sa lunis ni House of Representatives Ron Sulo ang panukalang magkakaroon ng OFW pensyon ang mga OFWs na inaasahan nitong marinig ang sagot ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa darating na gaganaping SUNA ngayong buwan. Dahil ayon kay Representatives Ron Sulo, halos lahat daw ng mga OFWs ay nagtatanong kung bakit wala silang sariling pensyon ang tagal naman daw nilang naninilbihan sa ibang bansa. Sa ngayon, ano naman ang gusto mo na inaasahan mo na masasabi niya para sa kanyang ikalawang SONA this year? Meron po tayong pinupush ngayon, Miss Lady B, at babanggitin ko po rito pangalawang lugar kung saan babanggit ito. Sapagkat may pupush tayo na panukalang batas, particularly sa sektor na nire-represent po natin at sektor na pinangunahan po natin sa Kongreso. Ito po yung tinatawag po natin na pension plan para sa mga OFWs natin, Miss Lady B at Miss Sara. Sapagkat sa lahat ng ikot na pinuntahan ko, mga iba't ibang mga lugar, iba't ibang bansa, isa palagi yung concern po ng mga OFWs. Sinasabi po nila sa akin, alam mo, kung ang tagal-tagal na namin dito na nagtatrabaho, mga 10 years na, 15 years na, tuloy-tuloy kami nagpapadala sa Pilipinas. Pero ang concern namin, pagkatapos naming magtrabaho dito at gusto na namin umuwi, pag-uwi namin, wala namang kaming aasahan na pensyon. Of course, sinasabi po natin, may SSS po tayo, pero iba yung pakiramdam nila, parang feeling nila, yung SSS intended para dun sa mga local workers dito sa Pilipinas. Ang palagi nilang tanong, wala bang para sa mga OFWs? Hindi naman kasi lingid sa ating mga kaalaman na ang mga OFWs ay may malaking ambag na naipasok na pera sa Pilipinas dahil sa laki ng mga remittances nila. Bukod dito ay nagbabayad din sila sa UWA na ang iba sa mga OFWs ay hindi napakinabangan ang mga nahulog nila sa UWA. Kaya precisely ito po yung gagawin po natin. Ito po yung panukala na ipafile po natin actually ito, Ms. Lady B. Salunes. And will really lobby, quote-unquote, sa ating Pangulo na isama po ito sa priority measures din. Isinulong rin ito ng Ako OFW Group ang pensyon para sa mga OFWs. Tatandaang unang isinulong ng Ako OFW Group ang pagkakaroon ng OFW Hospital. Pangunahin sa isinusulong natin ang pagkakaroon ng OFW Hospital na nagkakaroon ng katuparan sa pamumuno ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na ngayon ay kasalukuyan ng tumatanggap ng mga OFWs na may mga karamdaman kung saan libre ang gamutan sa OFW hospital na ito, na nakabase sa Pampanga. Kahit pamilya ng OFW ay libre sa pagpapagamot sa hospital na ito. Kasunod dito, isinulong din ng Ako OFW Group ang pagkakaroon ng OFW pabahay. Isinusulong din natin ang pagkakaroon ng OFW pabahay program na kamakailan lang inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang mababang halaga ng pabahay para sa mga OFWs na napapasailalim sa pamamuno ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Tots Ople ng DMW. Kaya tiwala ang Ako OFW Group na abutanaw na rin ang isa pa nilang isinulong na magkakaroon ng pensyon ang mga OFWs. Sinusulong din natin ang pagkakaroon ng OFW pension plan. Sang-ayon ka ba kabayan sa panukalang ito? Dahil kapag nagkataon na maaprubahan ang kanilang isinusulong, dalawa na ang magiging pensyon na matatanggap ninyo. Lalo pat nagbabayad kayo ng SSS. May OFW pensyon na nga, may SSS pensyon pa kayo. Kaya pakikomento ang iyong pananaw sa bagay na ito mga kababayan kung suportado nyo ang plano nila para sa inyo. Salamat.